isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kakwento, mga kalapatids. Ito, nagbabalik na naman ang inyong Kuya Rants para bigyan kayo ng mga nangyari dun sa ating napakalupit na karera, yung 600 kilometer challenge dito ng aming club. So, ang gagawin natin ngayon, may nakaready na kami sa inyo na vlog o video. Magmula flip flop na ginawa sa Maynaga. Flip flop, 6 lap hanggang doon sa last lap, doon sa Matlog. Hiwalay na video yun na isi-share ko sa inyo. Kasi bawat laps na nabanggit ay merong kanya-kanyang challenge. May kanya-kanyang represent na lesson sa amin. And alam ko makakatulong din sa inyo yung leksyon na natutunan namin dun sa mga laps na yon. So ngayon, sa araw na to, sa vlog na to in particular, isi-share ko sa inyo yung mga bagay na ginawa, preparation namin doon sa fifth lap. Ano ang naging resulta base doon sa mga ginawa namin na, o lalo-lalo na ang San Felipe Loft, yung aming loft. Ano naging resulta nito dito sa napakahirap, napaka-challenging na 440 kilometers na karera na ito. And I hope meron kayong matutunan sa mga i-share namin sa inyo. So, yan mga kakwento. Ito ay medyo ano na, no? Itong aking vlog na to, ito ay after the race na. Pero meron kami mga tinabi ng mga video para sa inyo ng ginagawa namin at hinahanda namin yung mga ibon namin during yung flip flop. So, yun. Bantayan ninyo yan. Panoorin nyo lahat yung mga videos na isi-share namin sa inyo. Magmula itong video na to hanggang dun sa video nung final lap o yung 600 kilometer which is sa Matnog. Magandang araw mga kakwento. Andito ako ngayon, ang inyong kakwento at kalapatid na si Randy, si Kuya Rants, para muli mag-share sa inyo gaya ng akin ay pangako sa inyo nung nakaraang vlog ko, yung preparasyon na gagawin natin para dito sa fifth lap ng aming karera. Sabi ko nga, ano yung pwede kong maitulong sa inyo para makapag-share ako sa inyo ng pamamaraan natin na yung mga ibon natin mabigyan natin ng magandang kondisyon, lalo na kung ganito nga ang sitwasyon na laging umuulan. And at all cost and at all kind of weather, ano yung pwede natin maitulong sa kanila. So, ito, at least 2 hours bago ang loading, umpisa na natin. Inumpisahan ko na yung tinatawag ko na pointing. Yung pointing kasi ginagamit ko pa yun way back pa nung nag-aalaga ako ng mga fighting cocks ng mga Texas, kumbaga. And nung time na yan, merong oras, ano, may oras, may mga procedure, may mga ginagawa tayo na pamamaraan para yung mga panlaban natin ng manok ay may ilagay natin sila dun sa peak. No, yung tinatawag natin na peak, ano, yung talagang kaibuturan sa salitang Tagalog para maibigyan nila yung best nila sa laban. So, the same principle na alam ko na pwede namang being apply sa kalapati. So, may oras, kung anong oras ka magbibigay. Ngayon po, mga 2 hours bago unloading. At least 1 hour bago sila pakainin. So, meron tayong ibibigay sa kanila na mga supplements na i-reveal ko sa inyo later on pag nagkaroon tayo ng magandang result. Pero ito, papakita ko lang sa inyo, hindi ko muna sasabihin kung anong klaseng supplement. Pero ang importante, alam natin yung timing, yung paggamit ng mga supplements natin. No? Maliban sa alam natin ang tamang supplements, meron din tayong tamang timing, proseso na tinatawag. So hindi kayo, samahan nyo ako sa gagawin natin na pointing sa ating mga So, pag ganito na malapit na yung ano natin, loading, dapat ang tubig natin clear na. Wala nang halo yan. Ano, pure water na. Yan, pakita ko lang sa inyo. Pure water na yan. Huwag tayo maghalo ng kung ano-ano. Lalo na yung matatamis, iwasan natin na magbigay ng matatamis na ano sa ibon natin. Delikado ito. So, huwag tayo magbibigay ng matatamis na mga elements sa ating tubig. Kasi ang matatamis ay nakakapagpauhaw ng ating mga lagang ibon. Ayan, so unahin natin na bigyan itong si Falcon.
Falcon 25. Marami-rami na ngayon ang ating susubo. Kasi nasa 440 kilometers yung mili pa rin nila. At kailangan na talagang point natin sila, naihanda natin sila doon sa mahaba-haba na lipara na yon. Okay, pang lima ito. Anim. Pito. Walo. Wala namang overdose ang ginagamit natin. Siyam. So, itong ginagamit natin na supplement ay pwede kahit na marami-rami tayong maisubo sa kanila kasi wala itong negative na effect sa kanilang katawan. Ayan. Ayan, so na ano na natin, na nabigyan na natin ng supplement ng ating isang ibon. Nakaranking sila lahat, ang mga ibon natin dito ay lahat ay nakaranking. Nasa ano sila, pinakamababang rank sa kanila is rank 4. So, very fortunate tayo, blessed tayo na maganda ang kanilang ranggo, ang kanilang pwesto sa karera. At pang limang lap na nga ta, itong ating lalabanan na, no, na karera. So, sana magtuloy-tuloy yung kanilang magandang performance. Okay mga kakwento, tapos na tayo sa pagbibigyan natin ng supplement. After an hour, babalikan natin yung mga ibon natin para pakainin naman natin sila ng ating prenifer na pang-pointing din na pagkain. So mamaya papakita ko sa inyo yung kinakain nila para magkaroon kayo ng idea yung mga binibigyan natin pag maganda na o pahirap na ng pahirap yung labanan. So yan, balikan ko kayo mamaya mga kakwento at ipapakita ko sa inyo yung mga preparasyon natin, yung mga adian. Okay mga kakwento, dito na tayo sa feeding time. 1 hour bago yung loading ng mga ibon, kailangan na makapakain na tayo para hindi sila mag-vomit o hindi sila magsuka sa kanilang biyahe. Lalo dito sa amin, almost 20-25 minutes yung biyahe nila hanggang sa loading area. So dapat maaga tayong magpakain, at least 1 hour. Kung merong mas maluwag na o schedule, like 1 hour to 2 hours, pwede kahit na 2 hours pakain kayo. Ibon natin ang kumain. Parang wala silang interest kumain yun. Sana no, makapokus sila dun sa kanilang meal. Ayan sila kumakain na, masibad dito kay Thanos. Si Thanos Pagkailan kasi natin ng reason para magalit. Yung ating isang ibon, motivation natin sa kanya, si Thanos, meron siyang mga kasamang mga bagong barako dito sa kanyang loft. Kaya yung focus nandun sa pambubugbog. Ayan, so ganyan. Ganyan yung aking ginagawa. Maliban dyan mga kakwento, kung mapapansin niyo yung ginagamit ko ngayon na kainan ay hindi na yung regular na ginagamit ko na kainan ng kalapati. So dahil pagdating sa karera o dating sa track, ang gagamitin na nilang kainan ay PBC. So ito yung sinasabi ko sa inyo na simulation. O dapat dito pa lang sa loft, tinuturoan na natin mga ibon na kumain doon sa eksena, doon sa truck. Kasi pagdating sa truck, sa ano sila kakain at iinom sa PBC5. So at least dito pa lang sa loft, natuturuan na sila, nasasanay na sila na kumakain sa the same na kainan pagdating nila doon sa loob ng truck. So yan mga kakwento, yan yung isishare ko sa inyo o sinare ko sa inyo na mga preparasyon bago yung ating flip-flop, which is 440 kilometers hanggang dito sa loft ko. So sana may natutunan kayo. So abang lang kayo, praying and hoping na magkaroon ng magandang resulta ito, which we will share sa inyo sa isang buong vlog itong darating na Lunes. Ayan, so
please wish nyo kami ng the best and good luck. Sama nyo kami sa inyo kahit na mauna na ilabas na yung vlog. Maraming maraming salamat sa inyo. And, souvenir pick o championship pick? Dalawa lang yan. Tingnan natin ang resulta sa linggo. Good luck sa'yo, Thanos. Good luck sa amin. Good luck, San Felipe. Then, Team San Felipe. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kakwento. Masaya po ako na mag-report sa inyo yung pinagdaanan namin na super exciting at super nakakakaba na karera. So, ito po, kakatapos lang po ng karera ng aming club, ika-limang lap ng aming 600 kilometer race. Kanina po ay binitaw sa San Narciso, Quezon, malapit sa Naga. Actually, kabilang kalsada lang, ika nga, ang Naga. So, from Narciso, Quezon to La Union. And approximately 430 to 440 kilometers po na karera ito. Kanina, nakita po natin sa video na ito po talaga ay in-expect natin na madugong karera dahil po napakakulimlim ng panahon at yung mga dinaanan na lugar. So, ayan po, malaki po ang pasasalamat natin sa Panginoon dahil po nagabayan po yung ating mga ibon. And ito po sila, yung pong ating kinarga na apat na ibon, papakita ko sa inyo later, ay fortunately po, tatlo po sa kanila ay nakapasok po lahat at nakaklak. Tayo rin po ang lap champion, tayo rin po ang nakakuha ng pang-anim na pwesto. At yung ating huli ay isang napakagaling na humabol na ibon, ano? Muntik na siyang makatok, 706 po ata ang kanyang speed. So sobrang thankful po tayo sa, well, napakaganda na pinakita natin mga ibon. At inihintay pa natin yung isa, alam ko darating pa yung isang ibon natin, pero so far po, ito po ay para sa akin isang karangalan at isang malaking, ano po, malaking bagay ang nagawa ng ating mga ibon yan. So, mga kakwento, ano na rin po, mapapangunahan ko na, unofficial po, meron na po tayong maganda na posisyon sa karera. Sa open category po, unofficial, sa akin pong estimate ay tayo na po ang nasa first, second, and third place po. And sa young bird category, dahil po yung ating mga katunggali na mga YB ay hindi nakauwi sa akin pong ano, dahil number 3 po tayo nung nakaraang lap, kung di po ako nagkakamali, number 1 na po tayo sa young bird category. So maraming maraming salamat sa inyong mga well wishes and syempre sa Panginoon na gumabay sa ating mga ibon. So halika kayo, samahan nyo ako sa leta, ipapakita ko sa inyo mga ibon natin. Hindi na natin sila hawakan kasi stress na stress sila, pero ipapakita ko sa inyo. Ayan, nakikita nyo ngayon yung nasa baba. Yan po ang ating ibon, si 86. Originally, initially tinawag ko po siya na Thanos. Later on ay to give credit po at respect sa kanyang pinanggalingan ng kanyang tatay. So pinangalanan ko lang po siyang Tony Stark o si Iron Man. Kaya marami pong ikukwento sa ibon na ito later on bakit siya pinalitan ko ng pangalan. And siya po yung lap champion natin. Lap champion ng aming club. Napakagaling pong ibon. Putik-putik pa rin yung kanyang mga paa. I hope mahawakan ko siya, pero ayoko pong hawakan ng mga ibon ko pag ganyan po kay stress. Yung nasa itaas naman po niya, si Gamora. Ginagamit po natin yung mga pangalan sa Avenger. Si Gamora po yan. Number 6 po siya sa club. And currently sa standing po ng open, alam ko siya na ang second overall. And sa taas po, si yan ang pinangalan na natin na si Thanos. Pinangalan na natin Thanos ito dahil malupit ano yung mga pinakita niya na performances. So yan po, siya yung aming last clacker. Siya po yung humabol. Pagkagaling na ibon, nakikita ba anak? So grabe, 706 ano? Hinabol niya talaga yung cut-off. Maraming maraming salamat sa mga ibon ko na ito. Alam ko, stress na stress sila. So, ganyan po ang buhay natin. Napakasayang halibangan. And kung titingnan nyo po yung aking, makita mo anak yung ating, ito po, share ko rin lang sa inyo para sa mga newbie, yung mga hindi pa nakakasubok. Pwede nyo pong i-alternate na pang-abang sa kanila na tubig.
pwede pong honey o itong ginagamit po natin na fast charger. Tinuro po sa atin ni Manong Tommy De Vera. So, isa po yan sa maganda rin po na in-experimento natin itong karera na ito. Ayan. So, marami po akong isi-share sa inyo later on. Mga bagay na ginawa po natin in preparation. Nagkaroon naman po ng magandang bunga. Ito ang mga ginawa po natin na preparasyon para dito sa ikalimang lap ng aming karera. So, samahan nyo ako sa patuloy kong pagkikwento. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta at sa inyong paniniwala sa atin. So, God bless at papakita ko sa inyo later on yung ikikwento ko, yung mga dapat nyo pang malaman.